Ako nga po pala si Michelle Giron, taga rito sa Lawa, Mikawain, Bulacan. So, nandito po tayo para ituro ko yung paano magluto ng baked macaroni. So, yan po yung aking munting negosyo, ang Mitch Cheesy Baked Mac and Beefy Lasagna. Actually, wala po talaga akong work ever since na nag-asawa ako kasi nag-focus po talaga ako sa mga anak ko. And then, alam mo yung racket-racket, mga online business. So, yun, lalo nung nag-start po ako na nakaisip nitong bake mac natin na nung nag-pandemic. So, andai kong tinry, nag-start ako, luto ako ng chili garlic, bagoong, tapos kung ano-ano pa. Kumbaga, actually, ito, pangalawang try ko na to kasi nung first try ko, parang hindi pa ako ganun ka-satisfied sa lasa niya. At saka sa preparation, kasi hindi siya consistent yung lasa. So yung mga, hindi siya nakatimbang, kumbaga tansya-tansya lang ako noon, nung start ako. Then, nung marami na pong nag-request na, ba't di ka na ulit nagluto? So yun, parang na-challenge ako, kaya inano ko na lahat yung mga timpla, yung takal. So yun, naging consistent na po siya. Bali, ilang years na to total ma'am? Nag-start ako 2020, then nag-stop ako, tapos 2021, yun, tinuloy ko na siya ulit. Doon ako nag-focus talaga, hanggang ngayon. Opo. Napili ko yung bake mac kasi actually talagang mahilig ako sa mga pasta, sa mga ganyan, mga sweets. Then sabi ko, parang bihira ko nakikita yan sa online. Usually, mga nakikita ko yung carbonara, spaghetti. Sabi ko, bakit wala akong nakikita? So, naisip ko, para naman maiba sa yung mga homemade na pasta, naisip ko, nag-search ako sa YouTube, nakita ko yung how to cook ng bake mac. So, yun. Tapos, after nun, di puro bake mac lang siya, may nag-request naman po na isang customer ko na, ba't di mo try mag-lasanya? Sabi niya, ganon. Tapos, yun, nag-search ulit ako. Tingin ako sa YouTube, pinaghalo-halo ko yung mga napapanood ko. So, yun, nakita ko. Nag-try ako minsan ng lasagna. Una, hindi ko siya masyadong na-perfect. Then, after ng mga ilang try ko, siyempre, una ko pinapatikim yung mga anak ko. Yun, sabi niya, mami, okay na po yan. O, yun. Then, nagdire-diretso na po siya ulit. Ano, online siya. So, yun, magpo-post lang ako sa Facebook, yung mga common friends ko, tapos yung iba, naggawa na rin ako ng page para mas madali nila makita, tapos share ko lang siya sa mga group chat ko, saka yung mga group page, yun. Pero, syempre, gusto ko rin yung meron akong, nakapwesto talaga, kaya lang, wala pang puhunan. So, yun. Start na po tayo magluto ng aking bake mac. Nilaga ko na po muna yung ating macaroni para hindi na po tayo mag-antay kasi medyo matagal po siya. So, papainit muna tayo ng kawali. Sa 1.5 kilo po ng macaroni, nakaka-produce po ako ng 20 tubs. Yun, so, nabibenta ko po siya. Minsan, nagpe-pre-order muna ako para lahat nung maluluto ko, may mga may-ari na. So, yun. Para pag nag-order ulit, so, bago lahat. Minsan, sa loob ng isang linggo, may 3 times akong nag-order para hindi sila magsawa. Kasi pagka yung halos everyday, di ba, minsan nakakaumay, yun na naman, bake mac na naman. So, yun. Minsan, 3 times a week. Minsan, 4 times a week. Depende po. Minsan kasi, may umu-order sa akin ng party tray pag may mga okasyon. So, yun. Gumagawa rin ako nun. Ang daming beses na mga 4 times a week na gumagawa ng bake mac. Mm-mm. Minsan, pero minsan wala rin pagka may iba rin akong minsan racket kasi nagbabuy and sell ako mga alahas ganoon tapos actually gumagawa rin ako ng denture dental technician po kasi ako. Yes. Wow. Kaya pag minsan pag wala akong bake mac ibig sabihin may gawa ako noon. Yung pang everyday na needs namin, lalo pagka yung pangkain, yan, mga bisyo ng anak ko, puro kumain, yan. Hindi na siya nababawas sa budget na pang ano namin. Pero ang main source of
income mo, ma'am, ay yung pagiging online business, ganun. Hindi rin siya talaga usually, ano kasi puro, ano lang naman siya, walk-in lang din yung mga client ko eh. Mm-hmm. Hindi siya everyday din, ganun. Dati nagtinda rin ako nung ano, ng grilled balot. Yung pamangkin ko kasi siya yung nag-start niyan. Kaya lang, sa dami ng nagtitinda, ayun, naumay na siguro yung tao or hinigh blood na rin. Yan. Lagay na natin yung beef. Ma'am, magkano ang puhunan dito? So, ang puhunan ko, ano, inaabot siya ng almost 1,000. Exactly na 1,300. Ganon. Yun ay yung for 20 tubs, ma'am. Yes. Tapos, ma'am, kung kwanto yung naging puhunan mo, magkano po ang kikitain mo sa 21 tubs? Ano? 2-4. Ayan, nasa 2-4. Kaya, malaking bagay rin talaga sa amin. Eh, pag marami akong order, tatlo kaming mga anak ko kumikilos niyan. Tapos yung asawa ko, taga-deliver, lalo pag magpapasko. Kasi pag magpapasko, ayan, sabay-sabay, puro ang order sa akin, puro tray. Minsan, may order sa akin, naabot ng 30 trays. Pag magbabagong taon. Tatlo kami yan. Kanya-kanya kami toka. May nagluluto rito, meron dito. Tapos merong nagpe-prepare, merong magdi-deliver. So, yun. Ano mga so far pinakamarami mong orders? Number of orders? Ano? Yun nga, pagka magbabagong taon at saka magpapasko. Yan. Doon ako mahataw. Next na po natin yung ham. Gano'ng marami? In numbers, gano'ng po karami yung naging orders nyo nung Pasko? Mm, 35, mga ganon. At puro trays na? Mm, tray na siya. Wala nang umu-order ng tub nun. Magkano po ang isang tray? 600. Good for 8 to 10 packs naman yun. Mas maganda ba ang kitaan mo sa tray? So, dun sa box? Oo, kasi mas matipid sa trabaho. Mm-hmm. Pero same lang siya ng ano, ng dami. Kung i-per tray na, per tub siya. Kaya lang, mas mabilis lang talaga ng proseso pagka naka-tray na siya. Mas marami lang ng konti dun sa tray. Kasi syempre yung bechamel niya, so kailangan makover niya lahat ng ibabaw nun. Next natin yung bell pepper. Sino ma'am ang mga bumibili sa'yo? Iba-iba eh. Minsan kasi, minsan nga nakarating pa ako ng North Caloocan. Nag-deliver lang kami niyan. Merong doktor, merong iba, nasa bahay lang, iba, call center agent, kasi pag minsan in-snack nila sa gabi. So, yun. At nahanap ka lang nila sa Facebook? Mm-mm, sa Facebook. Share-share lang. Kailangan matyaga kang mag-post, tsaka mag-share ng mga, ng tinda mo. So, yun. Siyempre, pag marami kang friendship, yan, tinutulungan ka nila mag-share sa Facebook. Para sa akin, parang normal lang na ano, siguro depende lang sa taste buds ko, kung paano ko siya, yung panlasa ko, nakukuha ko rin yung panlasa ng iba, so yun, kaya nagugustuhan nila. Ilan po ulit ang order sa inyo? Weekly, mga siguro nasa 100 na rin siguro, sa kabuuan nun ah. Sa kabuuan. Ang consistent na yun? Hindi naman siya consistent, so yun, minsan, ano, minsan chamba, minsan okay lang, ganun. Hindi pare-parehas kasi syempre iba budget lang din ng ano eh, 'di ba? Pagka naka-tempo ka na medyo big time, ayan, o-orderan ka tapos yung mga kasama niya sa bahay, pa-orderin niya hanggang sa isang deliver mo, sa isang tao lang, may lima, may anim, so yun. Minsan yung mga friends ko, nag-reseller sila sa akin. Bigay ko sa kanila as 110. Minsan ginagawa nila 130, so yun. Kasi ano, ako pa magde-deliver sa kanila, ganun. Okay naman siya kasi nanas nadadagdagan yung orders ko. Pagka medyo luto na yung ham niya. Lalagay na natin yung tomato sauce. Half kilo ng tomato sauce. Ayan.
idea siya kasi, ano, lalo pagka marami kang friends, tapos may mga target ka na talagang pag-aalokan mo. So maganda siya kasi na ang bilis niya lang i-prepare. Tapos, syempre, ang gusto ng tao, yung kinakain, di ba? Mas prepared nila pagkain, lalo pag online business ka. Mas gusto nila pagkain kaysa yung mga gamit. Lalo nung ano, pandemic. Nakakatuwa, doon nag-start yun. Doon ako masyadong nag-focus nung nag-pandemic na. Kasi, di ba, hindi nga lumalabas ang tao. So, yun. Kaya naisipan ko din siya mag-online. Pandemic, hindi siya ganun kadami. Kasi, syempre, iba, wala naman trabaho. So, minsan, sa isang kilo, isang kilating kilo ko, inaabot pa ng 2 days bago ko siya maubos. Kasi, ang lifespan naman nito hanggat hindi mo siya na i-bake, mga 3 days. Alam mo, yung tinest ko ng 3 days, inista ko lang siya sa bahay, sa ref. Inamoy ko. Nung na-prepare na siya, nung na-bake ko siya, sabi ko, parang mas makapit yung lasa niya. So, kaya hindi ako natatakot na magluto ng madami kasi alam ko, pwede pa naman siya kinabukasan. Basta kailangan lutong-luto lang yung ano mo, yung sauce mo. Sa Bake Mac, ang pinakamalaking kinita ko, siguro. Actually, itong lababo rito na pagawa ko dahil lang sa Bake Mac. Yan. Kasi nung time na yun, hindi pa ganito yung lababo ko. Sabi ko, parang hindi siya presentable, parang hindi ako komportable doon sa ano. Kaya nung naipon ko, siguro sa loob ng isang buwan, nakaipon ako ng 10,000. Hindi pa siya consistent na ano talaga. Kumbaga, minsan, ano lang, by order na lang ako. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Yung ikaw mismo, kinakain mo yung bebenta mo. So, yun. Kasi parang, di ba, kung hindi mo naman siya gusto, ba't mo ibebenta? Tapos, kung ikaw nga, di mo makain yung binibenta mo, di ba? So, yun yung una kong, ano eh, yun ang una kong priority nun eh. Kailangan yung ititinda ko, kinakain din ng anak ko. Tapos, siyempre, kailangan laging malinis. Ang water niya ay 600 ml. Ayan, para... Kasi unti-unti pa siyang lalapot. Kailangan kung ano continuous lang yung halo niya para equal yung lasa. Kailangan po talaga nakapamewang pagka nagluluto. Required po 'yon pag nagluluto ng Bake Mac. Charot. Natutunan kong pahalagahan yung mga sentimo na ginagastos mo kasi ang hirap siya talaga. Mahirap po talaga na gumastos. Ang hirap kumita ng pera. Yun. So, yun yung pinaka ano ko. Iniisip ko, bawat sentimo na gagastosin ko, kung ilang Bake Mac muna yung dapat kong mabenta. Kaya pagka yung may request yung mga bata, so yun, kailangan makabenta muna ako neto. Kailangan tulungan nyo ako, post kayo, mag-share kayo. So, yun. Dati, ang inaasahan lang namin yung asawa ko. Ayan, siya lang po talaga yung ano, kumakayod. Tapos yun nga, yung paggawa ko ng denture. Ayan, mga ganong sideline. Ever since naman, di naman ako tumigil ng sideline eh. Kasi nga, syempre naiya rin ako sa asawa ko na siya lang lagi, di ba? So kahit nasa bahay ako, isip pa rin ako na isip, ang dahi-dahi kong naiisip na negosyo. Kahit sabihin barya-barya lang, kasi pag pinagsama-sama mo, malaking bagay siya. Kahit sabihin mo kumita ka lang ng 50 pesos, 100 pesos, napakalaking halaga nun kasi magkano na kilong ng bigas, di ba? Kung ikaw nakahiga ka lang sa bahay, hindi mo pa rin kikitain yun. Nilagyan ko siya ng 2 spices para pampadagdag sa lasa ng ating Bake Mac. Pwede po kayo mag-try ng yung mga Italian powder na ano, seasoning. Yan. Then, lalagyan natin siya ng 1 lang. Kasi half nga lang pala siya. Paminta. MSG. Thank you.
lagyan din natin siya ng sugar. One-fourth cup. Halo-halo. Pansin nyo, diba? Parang nag-ano na siya. Lumapot na siya. Isang scoop ng 1/2 teaspoon. Next na natin yung macaroni. So, siya yung bida sa ating niluluto. Pinakulaan ko na siya ng 14 minutes. Then, after 14 minutes, binabad ko siya sa tubig para hindi na, na-stop na yung luto niya. Ang sideline siya kasi ang dali lang niya i-prepare. Tapos nakakalibre pa kami ng merienda. Yung, di ba? Eh, sa bibili pa kami ng merienda namin. Ito na rin yung kalakain namin. Una natin gagawin, i-melt muna natin yung butter. Tapos, after na ma-melt natin yung butter, dalawang scoop ng half cup ng all-purpose flour. Mix lang natin. So, ilalagay ko na yung isang lata ng gatas. ml ng water. I-melt lang natin yung cheese. I think quick melt cheese, ma'am. Actually, ano siya eh. Queso ang tatak niya, yung brand niya. Mas mura siya sa quick melt, pero same lang nung sarap niya. Continuous lang kasi madali siyang masusunog kasi nga may cheese na siya. Tapos low heat lang. Ginawa ko nung una ko nito. Isang takal, isang tikim, pagkulang pa, takal ulit, tapos lista ko. Lahat naka-note yun. Bawat ginagawa ko, ina-note ko para maging consistent yung ano niya, lasa niya. Tapos, tawagin ko yung anak ko, nak, tikman mo nga to, ano pa ba kulang? O, mami, kulang pa sa alat. So, yun. Minsan yung binang ko, nay, ano pa ba kulang? Medyo matabang pa. Dagdagan ko lang isang scoop ulit, sulat ulit. Ayun. Hanggang sana perfect ko din siya. Siguro mga tatlong try akong magluto. Ayun. Kasi una, so ano siya, una okay yung tikim-tikim. Tapos pag na-bake na siya, tapos na-i-combine na lahat, parang may kulang pa din. Then mag-a-adjust ulit ako sa next na luto ko. Ulit ng sugar. Ayan. One, two, three, and three scoops.
ayan, tapos na po tayo magluto ng macaroni at saka bechamel. So, magpe-prepare naman po tayo para sa packaging. So, nilalagyan ko siya ng 250 grams ng macaroni. Tapos, 100 grams ng bechamel. So, in total siya, 350 na hindi ko nasasama sa computation yung pamasahe, yung gas ko dito sa pagluluto. So yun. Kaya akala ko kumita ako, then nung ma-realize ko kulang pala yung computation ko. Akala ko kumita ako, hindi rin pala. So yun, kasi nagtataka ako bakit parang wala ring natira sa akin, parang sakto lang. So yun. Minsan sa computation din, tapos minsan masyadong mahal yung nabibili kong sahog na meron palang mas mura pero same lang din yung lasa. So yun. Pang toppings natin is basil leaves. Dagdag aroma. Party tray sa mga gustong yung may mga celebration, mga occasion na birthdays. Yan, minsan pinangre-regalo. Usually sa mga pagpasko, yan, madalas may order sa akin yan kasi pinangre-regalo nila. So, eto. Dito naman sa tray natin, 1,250 grams. Sa ganitong party tray, good for 8 to 10 packs naman siya. May nagreklamo. Sabi mo, good for 8 to 10, eh, tatlo lang kami kumain. Minsan, ganun. Kasi, nagugustuhan nila. Kaya nilang ubusin. Pero, estimated ko dyan kasi talaga is, 8 to 10 packs na siya. Kailangan lang natin i-cover yung ibabaw niya. Siyempre, mahal mo yung ginagawa mo, then dedicated ka, so para magawa mo ng tama yung bawat pagluluto mo. Kasi pagka wala sa loob mo, minsan ikaw rin hindi mo magugustuhan yung lasa kasi kumbaga, wala sa puso mo, hindi ka masyadong nag-e-enjoy sa ginagawa mo. So yun, dapat talaga gusto mo yung ginagawa mo. So yun ang pinaka number one tip sa pagtitinda ng pagkain. And then, syempre, dapat
tiwala ka doon sa ginagawa mo. Tiwala ka na mabibenta to, so positive ka sa ganong scenario na kailangan niluluto mo pa lang siya, naka-mindset ka na mauubos to, kailangan mabili to, kasi magugustuhan nila to. So yun lagi kong ginagawa. Habang nagluluto, so yun po yung iniisip ko. Masarap to, masarap ka, mauubos ka. So yun. Okay, next step natin, i-bake na po natin siya. Ayan. 250 degrees. Tapos, sa 30 minutes natin siya. Na-preheat ko na rin siya. I-bake natin siya sa loob ng 5 minutes. Ay, nakatodo yung init niya. Gusto kong magkaroon ng isang pwesto na may dine-in. So yun, madagdagan yung mga menu ko para mas mag-grow pa po yung business. Seller, paki-visit na lang po yung page ko na Mitch Cheesy Bake Mac and Beefy Lasagna. So, makikita niyo po yan sa Facebook account ko. Tapos, yun, pwede na po kayo mag-reseller. So, yun. Welcome po lahat ng reseller.